So, magandang araw mga boss. Ngayong araw na to ay pag-usapan natin yung tungkol sa ating kulong rebar or tungkol sa ating poste or sa pagbabakal ng ating poste. Ang kulong mga boss, ito yung nagbubuhat sa ating beam at saka slab. At karaniwang halo nito mga boss is 1 to 3 yung ratio. So, isang semento, dalawang buhangin at tatlong graba. So, yan yung class A. Pag yung kulong mo ay matibay, pero dito naman sa ating puting is maliit at wala sa standard. So, wala pa rin tong ating kulong. So, sa bahay, ang dapat yung pinakamatibay is yung puting natin. Kasi lahat ng bigat sa taas mula sa slab, beam, at saka yung ating kulong is itong ating puting ang nagbubuhat sa lahat ng bigat. Ito yung pinakauna nating gagawin pag magpapatayo tayo ng bahay. So, dapat to din yung pinakamatibay. So, ako mga boss, pag two-story yung pinapagawa ko, so, karaniwang bakal na ginamit ko dito is 12mm. So, bali, dalawang lane ng 12mm at ikakat natin yun ng tig 1 meter. So, sa isang lane ng bakal is 6 meters times 2 equals. So, meron tayong 12 pieces na tig 1 meter. So, ganito yung mangyari mga boss. So, 6 to. So, bali yung length nito is 1 meter. Yan. So, 6, 6 pieces yan at 6 pieces yung vertical at saka horizontal niya. Sa dalawang linya ng bakal mo, so, wala kang masasayang. At saka yung pinakadulo mga boss, ganito yung makikita nyo. Yan. So, naka-bend siya ng 4 inches. At yung hukay natin mga boss, so, pag nag-hukay tayo is 1 meter. Yan. So, 1 meter dito hanggang dito at papunta dito is 1 meter yung ating hukay. At iwasan natin yung ating bakal na mapunta dito sa lupa. So, halimbawa, ito yung lupa natin. Yan. So, iwasan natin tong bakal natin na madikit dito sa lupa. So, maglalagay tayo ng spacer dyan. Yan. Maglalagay tayo ng spacer para yung ating bakal ay hindi madikit sa lupa kasi kakalawangin yan. So, ito lang yung karaniwan ginagawa ko sa site mga boss pag two story yung ating pinapagawa. 1 meter dyan at saka yung dito naman is 1 meter. Yan. So, yung lalim niya is 1 meter at saka yung lapad niya is 1 meter. Yan. So, yan yung karaniwan pinapagawa ko sa site pag two story yung ating ginagawa. So, next is yung ating kulong. So, karaniwang ginagawa mga boss yung sa ating kulong is ganito. So, yan. Ito yung ating puting at ito naman yung ating kulong. So, napansin nyo yung ating kulong mga boss. So, hindi pantay yung dito. Maliit dyan. So, tinaasan natin dito ng pagka-bend. So, mataas yung pagka-bend dito. At saka yung itong mataas naman is maliit lang yung ating pagka-bend. Ang purpose kasi nito mga boss, para pag magdugtong tayo dito, ay hindi putol yung ating dugtungan. So, bali naka-alternate pa rin yung ating dugtungan. So, karaniwan sa construction mga boss, pagdating sa dugtungan ay dapat naka-alternate. Katulad na lang sa slab, sa beam, sa kulong din. So, dapat sa kulong din naka-alternate yung ating dugtungan. Kaya yung size ng ating bakal mga boss, ito ang karaniwan ginagamit ko pag two-story na yung bahay na pinapagawa is 16mm. At yung stirrup naman natin mga boss is karaniwang ginagamit ko nito is 8mm. Yan. So, 8mm lang yung karaniwang ginagamit ko sa ating stirrup. Napansin niyo dito mga boss, so magkalapit lang yung ating distansya. At pagdating nito is nagdistansya na siya ng kunti. At dito naman is magkalapit. Bali, yung distansya natin nito mga boss, so, karaniwang ginagamit ko nito pag two story o kahit single story lang natin mga boss. So, ito yung karaniwan ginagamit, ginagawa ko mga boss pagdating sa ating stirrup. So, ito yung distansya niya. 2 inches, 4 pieces mula sa pinakadulo ng ating kulong. So, meron kang 2 inches na distansya, 4 pieces. So, 4 na stirrup. So, 4 pieces to na stirrup. 4 pieces na stirrup. So, pagkatapos yan ay 3 inches naman, 3 pieces. And then, 4 inches, 3 pieces. At pagkatapos yan is
8 inches na dito. So itong part na to is 8 inches na yung ating distansya. So halimbawa nakuha niyo yung pinakatap ng ating beam. So magsimula kayo dito sa pinakatap. So ito pa rin process na ating gagawin. So 2 inches, 4 pieces papunta dito sa ibaba hanggang marating natin itong 8 inches yung distansya na. So bali ang kapal-pal nito mga boss ay nasa 12 to 14 inches yung kapal ng ating puting. Ayan. So bali yung halo natin mga boss nito is so, dalawang simento, apat na buhangin at anim na graba. So karaniwang ginagawa natin sa stirrup mga boss is ganito yung ating pagka bent ng ating stirrup. Hindi ko na yan ginagamit mga boss. So ang ginagamit ko na ngayon is ganito. So ito na yung ginagamit ko ngayon mga boss. Pag may lindol, so hindi basta-bastang magka-crack or sasabog yung kulong. Mayroon siyang mga naka-bent na yan. So yan yung kumakapit sa ating concrete or sa ating halo. At yung paglagay nito mga boss, so na dapat naka-alternate din ito. So sa unang paglagay mo is nandito yung itong naka-bent na to. So next naman is naka dito. So next is nasa pangatlo at next is nasa paang apat na bakal. Ayan. So dapat naka spiral form yung ating paglagay nito. At ito nga pala mga boss, so ito yung na-discuss natin kanina na yung parte sa ating dugtungan. Karaniwan silang magdudugtong mga boss is ganito. Ayan. So ganito sila karaniwan magdugtong. Hindi ko yan ina-advise mga boss. So yung idudugtong natin mga boss, dapat i-bend natin ito ng ganyan. Dapat naka-bend siya yung ating idudugtong. Naka-slope siya ng konti natin mga boss is 50 cm yung ating overlap. Para pag maglagay tayo ng stirrup, hindi tayo mahirapan kasi naka-straight pa rin yung ating kulong. So next is yung pag-aabang ng ating dowel or yung horizontal bar abang ng ating CHB. So may tatlong klase ng pamaraan sa paglagay sa pag-aabang ng horizontal bar para sa ating CHB. Unang pamaraan is habang binubuhusan itong ating kulong ay tinutuhog na yung ating horizontal bar abang sa ating CHB. Pangalawang paraan naman mga boss, dinalagay nila dito. Ayan. So, ayan. So, wala pa tong purma. Ayan. Nalagay nila dyan bago ito lalagyan ng purma. Pagkatapos na itong mabuhusan, huhukayan lang ito nila. At saka ito, makikita na itong ating dowel. So yung pangatlo naman mga boss is walang, hindi nilagyan ng dowel dito. At wala rin tinutuhog na dowel dito. So bali ang ginagawa nila, ito yung karaniwang ginagamit sa mga building o sa mga gusali, binabarina na lang yung dowel. So naghukay sila nito na may lalim na 8 inches at nilagyan nila ng sealant yung butas kanila. Pinapasok yung bakal. So yan yung pangatlong pamaraan. So karaniwang nakikita ko ito sa mga site mga boss is halimbawa ito yung kulong tapos maglalagay ka yan dyan ng CHB. Yan. So maglalagay ka ng CHB pile para kakapit yung CHB mo dito sa yung kulong is ang gagawin mo is hukayin mo itong kulong ganyan. So maghuhukay ka dyan. Hindi ko yan ina-advise mga boss. Ganito yung gagawin mo. Titik-tikin nyo lang. Ang ganyan. So, titik-tikin nyo lang. So, basta wag nyo lang hukayin ito. Yung desired strength ng iyong kulom ay hindi nyo na makukuha pag hinuhukay nito. Iwasan nyo mag-welding sa ating mga rebars. Kasi yung ating rebars ay hindi design para sa ating welding. So, hindi siya wini-welding. Kasi hihina yung ating rebars pag naiinitan ito. So hanggang dito na lang muna mga boss. Maraming salamat sa panonood. Kung nagustuhan yung video na ito, please like and subscribe this channel.